Pag gusto, lagi may paraan. Lagi may paraan. Lagi talaga may paraan. So yun nangyari sa amin, ginawan talaga namin ng paraan. Kasi mostly doon sa ano sa Facebook group na yun, mga ano sila, mga DIY, nagdi-DIY sa ano application. Sa application sila, so hindi na sila kumukuha ng ano ng ng mga consultant. And at the same time, so kung paano mag-fill up ng mga forms, doon na rin sila nagtatanong, pagre-review ng ano ng statement of purpose namin kung bakit kami mag-aaral sa Canada, doon na din, so nagbibigay din sila ng mga suggestions kung paano papagandahin yung ano yung SOP namin. Doon kasi para sa akin ano siya eh. Para sa akin miracle siya para sa akin eh kasi it was really impossible para sa amin kasi nga yung pera namin ganito lang. Tapos asan kami kukuha ng pera? Hi guys, what is up? Welcome to The Life of Chai. My name is Chai and on this channel I share immigrant stories, both mine and of other people. I also have some vlogs about our life living here in Halifax, Nova Scotia. And for today's video, and I think the next 3 uploads that I'm going to do, it's going to feature my interview with my childhood friend Freddie and his wife Celina. So they're going to be walking me through their experience as applicants for student permit, and then what their dreams are moving forward to be actually immigrants in Canada. So throughout this interview, the overall themes that I think were present in Freddie and Selena's experience was having a dream, having positive thinking, planning, persevering, and if you're a believer in a greater power, prayers. And all these things come together, helping these two people start their journey to move to Canada. Another theme is about breaking down their goals. So what they did was, one, first do their research. Two, they explored pathways. Three, when they decided on the student permit, they focused on the student permit. And by that student permit, it was further broken down into different steps, such as getting accepted into the program, researching which provinces will be best for their situation. And I think Karina also touched on this. What are your considerations? What are your non-negotiables? What is your situation now? How will your current situation affect your subsequent decision? So it's really about breaking down the plan and whatnot. So apply for the school, get a student permit application approved, and then move. So this is going to be 4 parts. It's probably going to be, it's a lot of discussion. But at the end, what I'm going to do is break down the common themes, go back into my interview with Chip, go back into my interview with Karina, and my this interview with Freddie and Selena to put it all together. So this is a student permit situation again. What the experience is like on a student permit, and they do mention it's like the easiest to get into, and probably also the costliest. So you're gonna have to balance all of these things. Again, all of your considerations. What are your what are the factors that will affect? So this is what Selena and Freddie are gonna be discussing for all these 4 interviews, right? Okay, so for the first part, it's catching up with the new arrival. So again, Freddie is my friend from childhood. I think the last time that we actually saw each other was back in the 1990s. And it's really like really catch up for us at the start. But at the same time, they do share with us like what their mindset was coming into this journey. And they really just said like they're going to proceed with the plan even if they don't have money yet. And you're gonna see here that people were willing to help them out. The universe came through for them, basically. So you're gonna see that in this first part. Yeah, okay, ito na. Kamusta? Kamustang so far? Ang ano nyo? Okay naman. Medyo naka-adjust na ng konti sa weather, ganyan. At first, mahirap talaga kasi hindi sanay sa lamig. Pero
napansin namin na ano, nakaka-feel na rin kami ng ano, na parang naiinitan na din kami minsan kahit kahit 1 degree na lang ang ano, ang temperature, ganyan. So, unti-unti nang nakaka-adapt din. Oo. Tsaka yung ano din, sa work din, nung una, sabi ko, kaya ba namin mag-double jobs? Kasi kailangan namin mag-double jobs. Sabi ko na, ito pala yung ano dapat gawin ko para maka, kumbaga, condition ako makatrabaho. Yung ganun nga. So, yun. No rin. Pati rin sa ano, sa pagsasalita ng English. Oo, oh, isa din yun. Kasi, di ba, isa sa mga ano, isa sa mga pinakamalaking challenge talaga. Kasi sa atin, alam naman natin na second official language natin ang English sa Pilipinas. Pero hindi naman talaga natin siya nagagamit sa ano, sa day-to-day na conversations. Like, for ano lang siya, for formal na mga communications, like letters between sa mga businesses, ganyan. So, hindi talaga siya nagagamit everyday. Pero dito, parang at first, ayaw mo pang magsalita kasi medyo naiilang ka pa. Tapos, iniisip mo na baka pag, ano, baka pagtawanan ka kasi, ano, iba yung accent mo, iba yung, baka mali yung grammar, ganyan. Pero, as time goes by, naano naman din, na-adapt, nag-a-adjust na din pati yung mga dila. Ganun lang talaga siya pala. Nung una, ano lang talaga. Mahirap. Mahirap, kabahan ka siya. Paano kaya kami mag-adjust? Yung ganun nga. Pati sa ano din, sa pag-a-apply ng trabaho. Oh, sa pag-a-apply ng trabaho. Sa mga job interviews. Palagi so, na lang sinasabi namin, bahala na. Siniisip na lang namin yung mga bata. Sige, bahala na, go na natin ito. Nandito na tayo. Ano pa ba naman gawin natin? Kapala na lang yung mukha. So, pakapala na lang ng mukha. Bahala na kung ano, mali-mali yung grammar natin. Basta, ayun. Okay. Ang daming adjustment, no? Yung other palagi ko nga nakikita na nagpo-post si JR ng ano, ng... Oh. Right, so yeah. First actually, timer. Ano din? Ang first timer. Atang first timer. Alam mo yung, syempre, gusto mong nag-snow na. Tapos, syempre, gusto mong huwakan yung snow, i-feel yung snow. Kasi first time mo makita ng snow, di ba? Tapos parang, nag-hesitate ka kasi baka may titingin sa'yo na, uy, first time mo ito sila. Halata. Tapos minsan, pag walang taon, nanako ako, gagayanan ako ng snow, gano'n ba? Parang gano'n ba yung ano? So yun, exciting din siya at the same time na hindi yung mga experiences. Pero minsan nakakaano na rin, no? Oo, nakaka... parang ano ba yung term? Parang medyo nakakainis na pag... Katagalan kasi mahirap mag-ano. Siyempre, wala kaming sasakyan. So, wala kami sasakyan. Ano lang, asa lang kami sa ano, paglalakad, ganyan. Pagbubus, pag may gustong puntahan na, ano, na lugar. Like, for example, grocery, ganyan. Pasyal. So, kapag makapal yung snow, mahirap. So, kaya minsan nakakainis na rin. Pero, tsaka yung mali na ginagawa namin yung, alam mo yung tipong, uy, may araw, so okay, siguro itong ano, hindi masyado malamig. Tapos sumaya, sisisi ka kasi, hindi ka nag-mask dito. So, bakit hindi ko na ito gagawin na binabasa ko lang yung pagtingin-tingin. Dapat titingin ka talaga sa weather app mo para malaman mo kalamig. Tapos, yun na nga yung sabi ng mga tao dito na ano, there's no such thing as ano bad weather daw. Mali lang daw yung ano pananamit. So, yun pala. Practice lang. So, yun. So, that's okay. For mga adjustment nyo. Okay. So, paano ba kayo napunta dito sa Canada? Actually, mga ilang years na yun. I think 6 years ago, kakapanganak ko pa lang sa panganay namin. Parang napag-usapan, nung after talaga namin ikinasal, parang napag-usapan namin na gusto namin mag-Canada, ganyan. Kasi ako talaga, ultimate goal ko talaga siya. Ako kahit, naman. Kahit nung bata pa ako, gusto ko na talagang pumunta dito sa Canada. Tapos,
Pero nung ano, kasi magpipitong taon na kaming kasali, tapos last year lang kami nakapunta dito. So ano talaga siya, parang akala ko lang na, ano na, hanggang ano lang siya, hanggang sabi-sabi lang. Tapos ano, marami na rin kaming inano, tiningnan na ano na, na pathway na pwede sa amin. So nag-try ako sa express entry, pero mahirap makapasok sa ano, sa express entry, lalo na kung hindi perfect yung ano, yung IELTS. Tapos wala kang job offer. Mm-mm. Ganyan. So kahit pang sabihin mo na meron kang kamag-anak sa ano, sa Canada, eh maliit lang naman yung points. Mm-mm. And depende sa province kung i-consider nila na ano, immediate relative talaga kayo, ganyan. So na ano ko, na I came across yung isang Facebook group, hashtag Pinoy Canada Student Pathway. Okay. Oo, so doon ako nagka-idea na ano, na na mag-try as international student. Pero nung time na yun, hindi pa talaga siya nag-push through, kasi inaral ko muna, kasi syempre malaking pera ang kailangan studying. So kulang ang ano, kulang ang 1 million kahit ako lang mag-isa, ganyan. So inaral ko siya ng ilang taon. Wow. Mga ilang years ba yun? Siguro mga 2 or 3 years akong nag-research. Tapos nagbabasa lang ako kung ano yung mga nasa ano, kung ano yung mga tanong doon sa ano, sa Facebook group. Kasi mostly doon sa ano, sa Facebook group na yun, mga ano sila, mga DIY, nagdi-DIY sa ano, application. Sa application sila. So hindi na sila kumukuha ng ano, ng ng mga consultant. And at the same time, so kung paano mag-fill up ng mga forms, doon na rin sila nagtatanong, pagre-review ng ano, ng statement of purpose namin kung bakit kami mag-aaral sa Canada, doon na din. So nagbibigay din sila ng mga suggestions kung paano papagandahin yung ano, yung SOP namin. Anong advantage ang DIY na? Walang bayad. Oo, at saka ano, at saka isa sa mga pinaka-advantage sa DIY, aside sa wala kang na-shell out na pera to pay for immigration consultant, kasi hindi naman kasi talaga sigurado na kung mag-hire ka ng consultant, eh maa-approve na ang application. True. So ang pinaka ano, pinaka nakita kong advantage is that gamay mo na yung ano, yung paano mag-apply. Mm-hmm. Especially sa ano, sa forms, kasi sabi nila kapag may isang mali ka lang sa ano, sa form, so automatic na, na ano, na parang malinat lahat yung ano, yung process ng application mo. So yun yung nakita kong ano, advantage talaga sa ano, sa pag-DIY. So yun, na-approve kami last year. So yun, nagpa-decide ano yun eh. Yun sa kanya naman, yun yung balak niya. Ako, nakikinig lang sa kanya. Okay naman din maglabas. Pero hindi talaga yung to the point na parang gusto kong lumabas. Kasi parang kumbaga sa, para sa akin naman, settled na kami sa Pilipinas. Pero when yung COVID strikes, tapos pareho naman kami social worker sa Pilipinas, then yun nga, yung nag-start yung COVID, parang nagtinginan kami. Kasi pareho kami social worker, pareho din kami frontliners. Tapos kapag umuwi kami, at risk kami palagi sa mga bata, kumbaga pa. So parang yun talaga yung nag-push sa amin na mahirap na talaga kung ganito palagi yung bagay buhay namin. Na. So yun, sabi ko, sige, ituloy mo na yung kahit wala pa kami pera. Kahit wala pa kami napundang pera. Magkano magkano yung pera namin? 300 lang yung pera. Yun, 300. Nasa 100 lang yung nag-apply tayo. Tapos ano lang, tinulungan tayo na mag-come up nung ano. Maraming mga unexpected na tulong, kumbaga ba, na hindi namin expect na, I mean, yung sinasabi natin, imposible. Pero kahit yun, pinush talaga namin, bahala na ituloy yung pera namin. Yung mindset namin is una ma-approve namin yung visa namin. Then, bahala na kung, tsaka na siguro, hanap kami ng paraan para
para kuha talaga yung funding talaga na funding namin, yung pocket money namin, kumbaga ba. Tapos, ano pa yun, isa pa din sa mga pinag-usapan natin na kung ano, kung ma-disapprove, hayaan na, try again next year. Yun yung, hey, yun okay. Yung namin, on, yun yung nasa isip namin, kumbaga. Ano lang yun? Yung sa pag-apply namin sa visa, magkano lang yung ating, ano, pera nun talaga sa bank? Nasa mga 100 na lang yung natira. And the rest nun is affidavit of support? Yung iba, ano, tinulungan tayo na mag-come up ng, ano, ng at least mga 200, pero dagdagan yung pera. Pero the rest is, ano na siya, parang affidavit of support lang. Mm-hmm. So, para makaabot siya ng minimum na funds. Minimum funds. Okay. So parang ganun ba? So yun. Na-approve yung visa namin. Ngayon ang pinaproblema namin, paano to na-approve ang visa natin? Pero wala tayong pambayad ng ticket. Ay, meron tayong pambayad ng tickets. Nakabili kami ng tickets. Kaso, wala kaming pocket money. Dito sa ano, di ba? May tickets nga tayo, pero wala tayong ano. Meron yun, pero hindi pa yun sigurado. Hindi pa yun sigurado. So yun, naghanap kami ng paraan. Grabe, nagpakapal talaga ako ng mukha nun. Doon ko din na-realize na gaano din kahirap ano, maghanap ng pera. Tapos wala na akong ibang solusyon kundi yung pamana na lang ng tatay ko sa akin. Tapos, parang pa-July na yata yung bigla na lang nag-message yung pinsan ni, nasabi niya na they are willing to help daw. Na ma-come up yung ano yung money na kailangan namin kung hindi talaga pwede pa-defer na lang next year yung ano yung pag-aaral ko kasi secure naman kasi yung ano yung slot ko eh. So tsaka may visa na so hindi na siya mahirap na ano hindi na mahirap para sa amin na magpa-defer na lang tapos pa-extend na lang pagdating dito yung ano yung validity ng visa and then a week before kami umalis saka na dumating yung ano yung pera. Sa timing talaga yun. Wala, ang ginawa nang pinenta ko yung mga PC ko, yung mga collection ko, lahat ng gamit ko para lang meron kami pundar na mga pera, pang extra lang. So give up ko lahat. yung dream PC ko na set up ko, yung mga collection ko ng mga laruan. Tsaka, grabe din yung crane namin nun, ha? Lahat ng kandila. Kulay ng kandila. Sinindihan na namin. Kota na namin. Oo, kota na namin. Tapos, parang, ano lang siya, parang blessing talaga siya kasi every time na ano, parang, kasi hindi mo kasi talaga alam kung ano yung feeling ng nag-a-apply ka pa lang or naghihintay ka ng ano, ng balita or any update sa application mo. Kasi parang kabado ka na ayaw mo na lang, gusto mo na lang na ano, pabayaan na lang, ganyan. Ayaw mo nang isipin kung ano nang magiging resulta. So, ang ginagawa namin, pumupunta kami sa ano, sa St. Jude. And then, so nagsisindi kami doon ng ano, ng kandila. Tapos, every time na nagsisindi kami, pag kinabukasan, meron kaming nare-receive na good news. Good news, Carlos. Davao, Doc. Iba yun, sa likod ng okay. So, walang mintis talaga. Every time na ano, nagsisindi kami ng ano, ng kandila. Sindi ba si St. John? Meron talagang ano, oo. Meron talaga siyang positive result na ano, na binibigay sa amin. Like, kung ano, kung para sa inyo, ibibigay talaga through prayers and ano, and determination namin mismo dalawa. Smooth sailing talaga yung ano eh. Doon na lang namin na-realize yung pagdating na namin dito mismo. Ano siya, ang sabi sa amin kasi nung time na yun, kailangan pong mag 14 days na ano na quarantine pagdating dito sa Canada. If ever na ano ka, fully vaccinated ka, pero hindi nakaabot doon sa ano parang period nila na ano na allowed lang. So kasi sa amin, ang nangyari sa amin nung nakuha namin yung second dose namin, mga a week, 7 days before kaming umalis. So, hindi talaga siya po pwede kasi dapat
ano eh, after 14 days mm-hmm. pa nila i-consider na ano ka na fully vaccinated. So yun, 7 days before kami umalis, saka kami na ano na na-receive namin yung second dose namin. So supposed to be dapat ako lang yung issue shoulder ng ano ng school sa accommodation and food for ano for the 14 days quarantine. Free, yun na, free. Free. So wala kaming binayaran. Oh. Not unlike sa ibang ano sa ibang schools ang nangyari. Ano siya parang meron pang binayaran yung ano yung mga students. Hmm. So dito sa amin sa ano sa Holland College, yung ginawa nila, nag-partner sila sa ano sa government. Sa PEI government na ano na ang mga international students na parating ano parang okay. Hati yata sila, not sure okay. Kung ano yung uh-huh. process nila, basta wala kaming binigyan. Okay, so ang nangyari, although while we thought na ano na ako lang yung mako-cover nila for the quarantine, mm-hmm. So pagdating namin dito, yung mga kaibigan namin from other provinces, nagpadala sila ng mga ano ng mga groceries para ano pang pangkain namin kasi yun na nga kala namin na hindi siya kasali. Mm-hmm. So pagdating ng pagkain, nagulat kami, alam bakit ano bakit good for two ito, two persons. So kasali na pala, so kasali sinali pala siya. So yun, parang laki din ang tinipid namin. Malaki kasi pagdating namin dito, kala namin kagastos na kami ng rent namin. Magda-down na kami. Yun pala, ano, meron pa kaming 14 days na makapag-plan, makapaghanap ng mga place to rent, makapaghanap ng mga kakilala dito, nagtutulungan kami. So ganun ba? So kaya parang yung sinabi ko din sa sarili ko pagdating namin dito, parang smooth sailing, parang nakaplanado na yung ano eh, nakaplansyada na yung papunta namin dito, kumbaga. Tapos ang ano kasi noon mahirap talagang maghanap ng ano ng marerentahan na apartment. Okay. Kasi I remember na sa Pilipinas pa lang kami naghahanap na kami ng ano ng apartment. Tapos iba kasi dito kasi 'di ba sa atin sa Pilipinas pwede mo lang naman na ano na mag-chat lang sa Facebook ganyan. Mm-hmm. Tapos magbabayad ka para ma-secure mo yung ano yung place. Dito kasi hindi, 'di ba? Kailangan makita mo muna yung ano yung actual na lugar bago kayo magbayad ng ano ng deposit and ng rent ganyan. Hindi naman namin so, magagawa. Kasi naka-quarantine kami. At saka nasa Pilipinas pa, so naghahanap din sila ng mga references ganyan. So mahirap siya. So nung dumating kami dito, isa din yun sa mga inaano namin na meron kaming nakilala ng mga ano Filipinos din. Uh-oh. Sila yung tumulong sa amin makahanap ng ano ng apartment na marerentahan namin na mura. Kasi okay. Dito pamahal ng pamahal na rin yung ano yung uh-oh. Mga apartment kakaunti na lang yung ano yung mga 2 bedroom apartments na makikita mo under 1,000 dollar. So malimit na lang siya, so timing talaga yun na naanuhan kami, natulungan kami. So ang rent namin dito is nasa mga 793 for 8 rooms. Wow, that's cheap. Yeah, very cheap. Yun. Ganda pa talaga location kasi nasa gitna kami, so everything is walking distance. Pati yung work ko, so parang doon ko lang kumbaga na witness yung ano ba na kahit may pagkukulang kami, mm-hmm. nabibless din pa rin kami. Mm-hmm. Kumbaga, ang bilis niya mag-response. Mm-hmm. Ang bilis talaga niya mag-response. Tapos parang doon din ako kumbaga na-inspire na ayun, nagbasa na ng ano. Di ba mayroong pocketbook na Bible si mama na padala. Na, grabe ko grateful. As in, grabe ko grateful. Doon kasi, para sa akin, ano siya eh. Para sa akin, miracle siya para sa akin eh. Kasi mm-hmm. it was really impossible para sa amin. Kasi nga, yung pera namin, ganito lang. Tapos, asan kami kukuha ng pera? Yun nga, bali yung ginawa namin, sa sige na lang, bahala na, i-go na natin to. Bibigay, kung ibibigay, kung hindi, okay, hindi lang. Okay lang. Apply na lang. You know, di ba, sabi natin na, sige, try na lang natin na ano na wala yung mga kids tayo muna. So kung ma-disapprove, baka meaning na kailangan natin na rin yung mga bata. So na-approve. Kasi nag-plan din tayo, di ba, mm-hmm. sa pag-apply sa visa natin na
dapat yun yung mga home ties natin, dapat i-prove natin na, na prove yung visa natin. Like, meron talagang maisip nila na uuwi talaga tong nag-apply ng visa. So sabi natin, yung umupo kami, sabi namin na wala, kailangan natin iwan yung mga bata kasi para isa din yan sa mga factor na isipin nila na dito sila mag-ano dito kasi may ulit sa mga may dalawang anak pa sila na iwan. So may mga home ties pa. So ganun din yung, mga, yung naging plano namin. Actually, yung communication, siya yung nag-aasikaso. Siya, siya. Nag-aaway pa nga kami dahil sa ano? Dahil sa pagka-process ng ano? Sa kanya yung nag-aadapt ng paraan. So, kuha na pera. So, ganun yung ano. Tapos, minsan, ayaw niya pang umabsent sa trabaho. Kasi ayaw niya na ano, ayaw niya na mapagsabihan siya, ganyan. Lalo na kung ano, kung disapprove pala yung ano, yung results. So, yun yung feeling ko noon eh. Ako yung kumbaga i-risk na, uy, disapprove pala, tapos ngayon na ano ko sa work ko ngayon. Nag-assume ako na approved. Tapos hindi pala approved ngayon na bad record na natuloy ako so, sa... So isa yun sa mga ano namin, mga struggles namin dati kasi syempre paglalakad ng papeles pa lang, ubos ang isang araw mo eh. Oh. Tapos magkukumute ka lang. Eh, siya yung marunong magmaneho sa aming dalawa. So, kailangan talagang kasabay ko siya para mabilis yung ano, yung pag-aasikaso ng ano, ng papeles. Ano talaga? Totoo talaga yung sinasabi nila na pag gusto, lagi may paraan. Lagi may paraan. Lagi talaga may paraan. So, yun nangyari sa amin. Ginawa talaga namin ng paraan para lang maano. So, yun. Para na din sa future ng mga bata din. Wala kami, I mean okay naman sa ano sa Pilipinas. Oh, pero yung pero when it comes sa ano din sa nasa level na kami ng ano yung mga iniisip na namin yung mga anak, yung hindi, mga kids namin. Well, yung sa akin, ano na rin siya parang binigyan ko na rin yung chance ang sarili ko na ano na talagang i-push yung ano yung goal na makapunta dito. But at the same time, mas malaking factor niya yung ano yung parang ano ba yung parang pwede naming maibigay sa ano sa mga kids namin kasi although maganda naman sa ano sa Pilipinas, iba pa rin talaga pag ano pagdating dito kasi ngayon makikita mo na yung ano yung differences sa ano sa nakakaipon ka. Oo. Doon kung anong ipon. Doon ano. Kahit parang, malaking sweldo mo pero nauubos pa rin sa ano, malabo, sa utang, ganyan. Malabong magkakabahay ka parang ganoon. Dito parang na-anticipate mo no, kaya ko pala 'to ipunan pag ganito, may work ako na ganito. Dito lang ako nagkaano eh. Natawa nga 'to siya sa akin kasi first time niya ako narinig. Sabi na sana walang holiday. Sana walang holiday. Kasi gusto ko magtrabaho ng ano ng holidays kasi malaki yung pay. Sa atin wala yun. Sa atin, lalo wala, na kung, diba? Ano, kung government, wala naman yung overtime pay. Tapos yung mga overtime. Mm-hmm. Dito ko lang yung na-feel na parang gusto ko magtrabaho. Kasi alam mo naman, kasi, bayad ka sa ano. Inspired ka tsaka ano ba? Tsaka worth it yung ano mo ba? Kumbaga yung trabaho.